guys. Magandang araw. Ako po ay mag-harvest ng Chinese celery para sa aking roasted chicken. Gagamitin ko po itong palaman sa loob ng manok para pampalasa. Pampalasa po. Since nakita ko ng malago itong aking Chinese celery, naisipan ko namang harbasan. Pakailangan na. At tumubo pa yung mga ibang maliliit. By the way po, yung Chinese celery po pala ay pag tinanim nyo po siya sa in groups, yung as in tanim nyo po yung, iso nyo yung seed ng sama-sama. Tapos hayaan nyo, pag nag-germinate siya, hayaan nyo lang po silang tumubo ng group po. Mas nakaka-survive po sila. So dati sinubukan ko pong itanim, germinate, napa-germinate, tapos sinihiwalay ko rin po sila isa-isa. Parang hindi po nila kaya yung ibang one. Meet my rabbit. Favorite niya to. Ayun. Ayun, nung second try ko na magtanim nito, eto po, ganito po siya lumago in groups. Ngayon, pag in groups na sila, naghihiwalay lang ako ng more plants in one pot. Parang ito. More plants in one pot. Gusto po nila, grupo-grupo sila. Mas lumalago sila. Ayan siya. Maraming puno yan. Kinabit ko sa isang paikot. Mas nakaka-survive po sila. So, ibig sabihin, ang ating Chinese celery ay hindi niya kayang mag-isa. Kaya ayan po ang aking na-discovery sa aking Chinese celery. Yun. Yan lang po yung aking naisip na maitip sa inyo in growing Chinese celery. Yun. Tapos, napansin ko, since in group sila dito, parang maliliit po yung tubo. Pero yung nakita niyo po dito, yung hinarvest ko rito galing. Since malaki yung pot niya, parang malaki din yung kinalabasan na, bunga. Ayan, Ayan. Ito, papansin niyo, parang medyo nalanta. Hindi po yata nila gusto yung sobrang araw, bilad na bilad sa araw. So, ibabalik ko sila dun sa lugar nila kung saan ay morning sun lamang sila. So, kala ko kasi okay lang sa kanila yung mainit. So, as you can see, mukhang hindi po. Sinagot tayo ng ating mga Chinese celery na hindi po sila masyadong masaya sa mahabang full sun. Yung hapon, yung mga tipong lunch. Lunch na araw, hindi nila gusto. Pero po yung morning to before lunch, yun, doon po sila na lumagong-lumago. Kaya po ngayon yung mga hinarvest ko ngayon, mula po doon sa unang pesto nila. Kung saan po yung morning sun lang po yun. Ayun lamang po sa ngayon. At eto po yung na-harvest natin na Chinese celery na ilalagay ko doon sa palaman ng aking manok na lalagyan ko ng onions. Yan po. Maraming salamat po. God bless.